It's a rare one. Yes, sir. Welcome po ulit sa ating The Rare One channel. So, this time po, medyo may emergency lang tayong konti. Kung naalala niyo yung ating breeding project na Ceratogyrus darlingi, so, nag-drop egg na po siya noong May 12. Eh, kaso, ngayong araw na to, medyo masama po ang panahon. Panay ang kulog at kidlat dito sa atin ngayon eh. Kaya, expect natin, stress tong ating female. Mag-emergency pull out muna tayo. Kasi pagka ni-stress yung ating female na may egg sac, asahan natin malaki ang chance o possibility na kainin niya yung kanyang egg sac. So para mas safety yung ating egg sac, pull out na natin. So ito na yung status ng kanyang enclosure. Nasa ilalim siya. Teka, try natin silipin muna. Dahan-dahan lang pag galon itong ating rack, pagka ng ating bin, pagka ganito. Ayun, medyo malabo, may kapal yung webbings niya eh. Pero kita ko pa naman nandun, nakahamok pa naman yung sack niya. So, okay pa. Dito sa ganito, medyo malalim yung ating barrow. Ang discard ko lang dito, ito, naganda ako ng lats. Ibigyan muna natin siya ng lats para pinakapain niya. Kasi simula nag-drop to, hindi ko na to pinakain, hindi ko na to ginalaw. So, gutom na tong ating female na darlingi. Try natin offeran ng lats. Lagay natin dyan sa webbings niya. Tapos, kaya natin gumalaw-galaw rin yung lats. So, medyo fail yata yung isang lat. Hintay lang po tayo konti. Kailangan talaga rito, patience. Ubrang sa try pa natin magdagdag hanggang makuha natin attention ng female at i-attack niya yung lats. So bakit ko ba ginagawa to? Actually pinaka bait lang siya para hindi tayo mahirapan mag pull out ng egg sac kung kakainin niyo, kakagatin niya yung lats. So lalabas siya, abangan natin. Diretso po pull out natin agad siya para yung egg sac libreng-libre natin makakuha. Mukhang talagang na-stress na yung ating female gawa ng weather. Hindi siya nagre-response para atakihin yung ating feeders. Try pa tayo ng isa pa. Kung hindi uubra, pipilitan tayong pwersa yung buklatin siya at makikipag-agawan tayo sa egg sac. Nagpe-play dead pa tong ating feeders. Gumalaw naman kayo. So mukhang talagang failed yung ating bait. Mukhang kakailanganin nating buklatin na to. Check muna natin kung saan nakapwesto para kung saan tayo mag-start.
kung makita may yung pwesto ng ating exact sa kanong female. Okay, dahan-dahanin natin. So gamitan natin ng ating gunting para putulin natin yung mga webbings. Tanggalin muna natin kayang yung mga obstruction para maayos tayo makagalaw. Medyo pahirapan tayo dito ngayon. Mukhang hindi naman siya nakadikit sa dripwood yung ating exact, kaya try muna nating unahin tanggalin itong dripwood. Kaso kailangan maalis natin may lahat ng nakadikit sa dripwood. Nakita ko na yung ating exact sa ating mature female. Try muna natin pa labasin yung female. Yung galit na galit, gustong manakit. Yan nga po, masker dito. Ingat lang po mga sir dito, kasi pwedeng agatin niya yung ating egg sac. Yan na yung female. So yan, kailangan natin ma-pull out agad siya. So handa tayo muna ng microwave bubble dito. Kunin muna natin siya. Huwag kang pumasok dyan. Mahirap. Ito ka. Yan. Ayan. Kunin muna natin ating female. Okay. Oh. So yan na ating female. Kuha din. Tabi muna natin siya para mas makagalaw tayo ng ayos. Pagkuha na exact, wala tayong kalaban. Oh, pinagpawisan ako dun. So, balik tayo sa exact. Kailangan natin makuha ito ng ayos. Check lang natin mga nakadikit na webbings. So, nakita ko na siya rito. Sorry, hindi ko mapakita sa inyo. Lalim eh. Tanggalin ko lang muna yung mga obstruction. So, ayun na nga. Oh, ang ganda. Ito sa inyo, yan. Makikita natin ngayon. Ayan na po yung ating exact. Nakahamok style siya. So, dun siya naghamok sa ating substrate na ginawa niyang tunnel. Hindi po siya nakadapat sa lupa. So malaki ang chance natin na maganda po ang laman ng exact natin. So start na tayo. Kunin natin yung ating sa handala natin yung ating mga forceps sa gunting.
medyo mahirap lang po pakita sa inyong yata sa cam ginagawa ko. Try natin. Tanggal lang po. So yun, nakat na yata natin lahat ng obstruction niya. Ito natin kumakuha natin na. Meron pa. Buka din. So tabi muna natin itong ating bin. Then try natin linisan muna yung ating sack. Ganda ng ating sack na to. So diyan muna siya. Tanggalin natin mga dumi nakadikit sa kanya para paglatag natin sa kanya sa ating incubator mas maganda at mas malinis yung pagkakalatag. Lapin na natin yung pinakagilid niya. Ingat po mayigit, baka ma-damage natin yung ating itlog. Medyo kinakabahan ako rito sa sock na to. Medyo magagal lang yung pullout natin eh. Wala tayong magagawa. Medyo mas mahirap isugal na hindi natin siya i-pull out. Baka kainin siya ng ating female. Mas lalo tayong walang pakinabangan. So dito medyo susugal tayo na mas maaga ng pull out. Para i-save natin yung ating sack. Kaya naman tayo gumawa ng incubator na mas maaga rin. So meron tayong nakaready ng incubator. Yung incubator natin, makikita nyo doon sa naon nating video sa vlog number 8 kung paano to gawin. So yan. Medyo malinis na tingnan yung ating sack. Pero mas maganda kung mas malinis pa. Try pa natin siyang linisan pa. Hinapin natin pinakagilid, pinaka top coating niya ng web. Kasi usually web na itong ng egg sack, layers to nilalagay ng ating female. So pinaka top layer niya, dyan nakadikit yung mga
substrate. So, yan ako na itong isang ibabaw. Okay na siya. Then, babalik na rin natin siya. Dahan lang po. Tapos ito naman ang kukunin natin. Natin ng malinis yung ating sap. Yan, tingin ko medyo okay na talaga to. So, kunin natin yung inner container ng ating incubator. Ito po. Dito natin siya ilalatag. So, yung setup nito po, ulitin ko lang doon sa vlog number 8 natin, nandun pong paggawa ng ating incubator. Ng ating DIY incubator para sa tarantula. So, dito na tayo sa moment of truth. Sana good yung laman ng ating sack. So, itong side na to, ito natin siya cut. Cut lang natin palikot. Be careful lang po na hindi aabutin ng gunting natin yung laman ng ating sack. Kundi, nako, disgrasya. Tapos, nakat na natin yung side. Buklatin lang natin. Na, malabas na. Yun. Good sign. Nakikita na akong eggs with legs. Yun. Napakaganda ng sack natin. Po. Teka. So, medyo sumilip na ng maganda. Good sign na po yan. Ingat lang tayo. Kailangan mabuksan natin na maayos yung ating sack nang wala tayong nadadamage na eggs with legs. Oh. Oh, medyo maganda ang laman ng ating sack. Ganda. Cute na mga babies. Ito po yung stage na tinatawag na natin EWLO, eggs with legs. Ito po mga kailangan pa talaga natin incubate dyan.
So, dito po, spread out lang natin siya sa ating incubator gamit tong ating brush, yung pang makeup natin para malambot siya. And make sure dry lang siya. Tapos lagay natin sa ating incubator yung laman ng sa. Buhos natin. Yo. Gentle lang. Hinay-hinay lang po. Oh, mayroong mga mahirap tanggalin. Nakadikit dun sa ating pinakasak. Yung mga may hirap, medyo pabayaan muna na siguro natin yan. Kasi hindi pwede ma-expose na matagal. Hindi pwede ma-expose na matagal itong ating exact. Buwan ng maano siya sa humidity. Magda-dry out siya. So, babalikan na lang muna natin yung ating mga ayaw matanggal dito. Lagay muna natin yung ating mga exit legs sa ating incubator. Pero ito, kita nyo naman, medyo talagang napakaganda yung ating sack. Ilang piraso lang yung nakita kong bad eggs. So napakaganda na rin yung time na pinulot na natin sila ngayon. So kuha lang natin yung ating malaking bin. Ano na, tapos pasok lang natin siya. Pabalikan na lang natin to, gawa ng hindi pwede ma-expose ng matagal yung ating incubator, eh yung ating egg with legs. So sarado muna natin siya para ma-secured muna yung kanya humidity. Kaya muna natin siya siguro kahit hanggang bukas balikan natin. So hanggang dito muna tayo guys. Oh, thank you po. Palagi and share na lang ulit. And subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you.